Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang pusa ay nakakakita ng kulay asul at berde o blue at green. Hindi nila nakikita ang kulay pula at pink o red at pink. Lumalabas ito sa kanilang paningin na greenish. Ang mata ng pusa ay nearsighted. Mas nakikita nila ang object ng malapitan at hindi nila ito nakikita ng maayos kung malayo. Mas nakakakita ang pusa kung makulimlim at nakakakita sa dilim dahil meron silang tinatawag na night vision. Ang vision ng pusa ay umaabot sa 200 degrees o 20 by 200. Ang vision ng tao ay 180 degrees lamang o 20 by 20. Ngunit mas mahina ang kanilang mga mata sa maliwanag. Dahil tuwing maaraw o maliwanag, ang pupil ng kanilang mga mata ay nakatiklop na halos guhit lamang. Maaaring mas masisilaw sila sa maliwanag. Ngunit sa makulimlim o mas madilim, ang pupil ng kanilang mata ay nagiging bilog at nakabukas. Kung kaya mas nakakapaghunting sila ng mga dagang pagalagala sa dilim at mga insektong lumalabas pagsapit ng dilim. Punta naman tayo sa mata ng mga aso. Ayon sa pag-aaral ng mga veterinaryo, ang naninag o nakakakita lang ng mga aso ay ang kulay itim at puti lamang. Ngunit sa patuloy na pag-aaral pa ng mga siyentipiko, natuklasan nila na ang mata ng aso ay nakakakita ng kulay dilaw at asul, yellow at blue. Ang mga aso ay walang kakayanang makakita ng kulay berde at pula o green at red. Sa paningin ng mga aso, ang kulay pula, ito ay nagiging dark brown. Kayumanggi. Tanging ang kulay dilaw o yellow, asul, blue, abuhin, gray, itim at puti lamang ang kulay na nakikita ng mga aso. So yellow, blue at gray, black at white, yun na nakikita lang ng mga aso. Mahina man ang paningin ng mga mata ng aso, alternatibo naman nila bilang isa pa sa kanilang mga mata ang kanilang mga pangamoy. Hindi man nakikita ng ating mga mata, ngunit nalalaman nito ng mga aso mga bagay ng mga pinapahanap sa kanila. Kung saan ito ay hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit ito ay ginagamitan nila ng kanilang sense of smell o pang-amoy sa kanilang mga paghahanap. Halimbawa na lang dito ang paghahanap ng mga aso ng
narkotiko, bala, mga pinagbabawal na gamot, o mga sumasabog. Sila ay ginagamit sa search and rescue, paghahunting sa kagubatan, at paghahanap ng mga insekto. Minsan, bigla na lang silang tumatahol sa inyong bakuran dahil may naamoy o hindi, o may mga tao na hindi kakilala, o may mga taong pumapasok sa inyong mga bakuran tulad ng magnanakaw. Minsan, umaalulong dahil may nakita daw na multo. Multo? Totoo kaya nakakakita ang aso ng multo? Ayon sa mga paranormal, nakakita daw ang mga aso ng multo. Ang sabi naman ng iba, malakas daw ang kanilang pakiramdam at nararamdaman o naaamoy nila ang paligid, lalo na kung may padating na kalamidad o lindol, kaya sila ay umaalulong. Kayo na ang humusga. Saan ka? Sa mata ba ng aso o sa mata ng pusa?